Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-ibayong todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pong dapat kong gawin, sir? Ang problema ko po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic nitric, ito may kugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita Serbisyo. Hey, hey! Good afternoon, mga kaibigan. At narito na ho, Lunes na Lunes sa inyong mga laging lingkod. Magandang hapon. Ako po si Edwin Eusebio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po ang nalikod na si David Oro. Samahan niyo kami hanggang mamayang 6:30 lang tayo, partner, ngayong araw nito ng Monday. Alam ko, kaya ka tinamad pumunta dito eh. Naka-work from home ang aking partner dahil maraming activity ang ginagawa ko sa kanyang pisina at the same time. So sasamahan niyo kami ngayon sa ating servisyong IC, national news ang ating papagsayin at posibleng may makapanayam tayo. Kung wala man, pupunuin namin kayo ng mga ulat at balita. Tama ka dyan, partner. Oh, at siyempre, salamat in advance sa ating napakahusay na engineer dyan, si Engineer Jeric Barreto. Kaya tayo ay magandang audio at video ngayon, partner. Mm-hmm. Alright. So, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin at mamadaliin namin ang mga balita. 8470-175-0254. Ayan po ang ating landline, ang ating text line, 0999-376-6768. At pwede nyo po kaming tutukan sa amin pong live broadcast sa pamamagitan po ng Facebook. I-type lamang po sa inyong mga search box ang DWIZ882. Ang website po namin ay DWIZ882AM.com. At pwede nyo kaming tutukan direkta sa amin. Yes, partner. Alright, medyo bumibigay ho yung signal aking partner. Okay again, partner? Nawala. Anyway, binabanggit nga ako kung paano tayo makakontak. Mga kaibigan, kami ho'y umaasa na kayo ho na may magiging bahagi din ng ating mga talakayin ngayon po namang hapon. At habang tayo nire-establish natin yung signal ating partner. At doon sa ating po namang anong ay sila obin nyo, ay pag-usapan natin yung mainit na usapin ngayon, partner. Nakadepende kasi dito doon daw sa localized lockdown yung pagpapaluwag sa quarantine restriction ngayon sa buong bansa, partner David. At nililinaw itong Octa Research Group na maaari lamang isailalim sa mas maluwag na quarantine restriction kung mababalansi daw ng gobyerno yung kalusugan ng ekonomiya ng bansa, partner. Alright, at ayon sa Octa Research ay si fellow Dr. Guido David, mahalagang pag-aralan anya ang pagtaas o ng pagdami ng bilang ng severe cases laban sa mild cases at mortality rates ng nasabing mga symptoms, partner, nitong mga may COVID. Oo, partner, kaya nga dinagdag pa nitong isang grupong ito, itong grupo po ng Octa Research, na talagang mahalagang pag-aralan ang pagtaas ng bilang ng mga severe cases laban na sa o laban sa mild cases at mortality rates. At speaking of COVID, partner, talagang ano mo, nakakagitla ang matinding pagsirit ng dami ng mga kaso ng COVID sa ating bansa sa kasalukuyan, na partner. At ang nakababahala, partner, dyan sa COVID na yan, eh may iba, may mga bagong variant nila na sinasabi. Tama ka dyan, partner. At dinagdag pa nga man itong si David, hindi David Oro, si Dr. Guido David, na kailangang magsilbing paalala sa publiko ang mga bagong variants na ito para sundin ang mga pinapatupad na health protocols at huwag po tayong maging complacent o mag-relax, ika nga, partner. Oo nga, wika nga, sabi nila, kaya ganun, para malabanan natin sapagkat naniniwala sila. May pag-asa pa na malabanan yan, masugpo natin yan, basta't makipagtulungan, kooperasyon, wika nga. At hinimok din po ng grupo ang publiko
na magpabakuna kung may bakuna na na available. Kasi ang mga priority ay mga frontliners lamang, partner. Yun ang common denominator dyan eh. May nagtatanong dito, kamag-anak mo daw ba yan si Dr. Guido David? Kapilyido lang. Pinsong makalawa. Pinsong makalawa. David do, first name ni David. Ayun, o ang kanyang David, apelido. Anyway, 5:43 mga kaibigan at syempre pa. Dahil may silang ang ating oras, tawagin na natin ang ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. All right. Ang unguna partner sa listahan ang nagbabalik, magaling na itong si yung nag-iisang rosa sa gitna na matitinig, si Beth Samson. Beth, go ahead with your report. Sa labas ng pahalagahan ng Motor City Mayor Tony Chanco, para sa tenyo matapos pulungin ang lahat ng kapitan sa lungsod. Ang kanyang pahayag ay nabubuo sa tatlong mahalagang mensahe. Nangunguna rito ang ayon kay Mayor Chanco, mas mabilis ang hawaan ng COVID-19 pandemic ngayon kumpara noong isang taon. Ikalawa, natuklasan na ang hawaan ay nagmula sa loob mismo ng bahay o tahanan. Ikatlo, dahil dito, muling ipinagdiinan ni Chanco na sundin ang mga health protocols tulad ng pagsuot ng face mask, face shield, social distancing, paghuhugas ng kamay at manatili sa loob ng bahay kung wala importanteng pupuntahan sa labas. Dagdag pa, kahit anya nasa labas, nasa loob ng bahay, patungong tindahan, ay inaobligan ni Chanco na magsuot ng face mask ang lahat dahil ang pagkarat ng virus ay napakabilis. Bukod pa nito, ay minungkahi ni Mayor Chanco na mag-ingat pa rin ang lahat para maiwasan ang pandemya. Nagkaroon ng schedule na granular ang lungsod. Ito yung mga schedule. Ang Navota City Hall ay naka-lockdown pa rin hanggang bukas, March 9. Ang Governor Pascual, si Pac Almacen, mula noong February 24 hanggang March 10. Season Street, Bangkulasi, mula noong February 26 hanggang March 12. Interior Street, Monroy, Tabotas West, February 26 hanggang March 12. Dito ang Samal Street, San Jose, March 1 hanggang 14. Ito namang Street, NDBS proper, March 2 hanggang March 15. Cabrera Street, San Roque, Block 37, NDBS, Dagat-Dagatan, mula March 4 hanggang March 17. Estrella Street, Navotas West, March 7 hanggang 20 at Governor Pascual Street, Sipac Almacen, simula noong March 7 hanggang 20. Ayan, yan ang update mula sa Navotas, Metro Patrol Beth Samson, nag-uurat para sa Hintilang na ito ng lakas, PWIZ. Thank you, Beth, at salamat sa iyong mga filed reports and filed videos and photos. Napansin ko, partner David, nagkaedad lalo si Mayor Toby, di ba? Ang alam ko, survivor din siya, kamukha mo. Siguro, ginawa niya na lang yung practical sa ngayon, na hindi na siya ganong nagpapakulay ng buhok. Medyo stress, ano? Oo nga. Anyway, isa pang report partner, si Tata Ray Aragones Obelia. Metro Patrol. Sa Metro Rizal, Tata Ray, magandang hapon. Okay, maraming salamat mga kaka at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. At itong araw ng Lunes, na-invite tayo ng kagalang-galang Mayor Arvele Robles sa bayan ng Barasa Rizal na tarasaksyan ng Metro Patrol yung una ang plaga ceremony. At halos ito ay dinluha ng ating mga kapitan ng mga barangay, mga kagawad, mga barangay headquarters, kasama PNP, Bureau of Fire Protection, at itong ating BGMP o Bureau of Jail Management and Technology. Ang pinakala dito, ating mga barangay head volunteer, pakatabigay sila ng kagalang-galang ng staff na kakalaga ng 250 peso para panangalian lamang ito at natutuwa naman siya. Out of the 9 at barangay, ito ang mga naturang mga barangay ang sumusunod. Inabigyan ng staff na halagang 250 pesos ang barangay San Miguel. 8 mga barangay headquarters na binigyan. Ganyan ang barangay Santiago, 6.
na personnel ang San Salvador 4 at pinakauli naman ang Barangay Concepcion, 5 personnel naman na mga health worker volunteer. Natutuwa naman sila at nagagalak. Sabi nga, ito ay parang pinakabaya nila sa kanilang trabaho bilang volunteers at araw-araw ginagampan nila ang kalaman natin ng tungkol at patuloy na lalo na sa ating mga kabayan dito sa bayan ng Barasyal, ang panalag muli, lalo na ang mga hayop, patuloy ng pusa at ang aso, yung pong Italia, ekologyan, na hindi makaparvisyo sa anong mga ating mga dinaraanan sa kanilang mga area of responsibility. Kaya congratulations sa ating mga barangay health workers, volunteers na diyan sa apat na barangay na bagay natin. Panagdaga malinat dyan, tayo naman napasal dito sa Bureau of Jail Management and Penal dyan, no? Sa pamunin ni Jail Warden Rene Boy, ha? Rene Boy Aborra, at tayong papasalamat na nabigyan sa atin ang kanilang mga natura mga programa. Pag na kumikita, ha? Kumikita ang mga natura ng mga sapagkat ang kanilang binigyan ng punta sa ngayon, yung kanilang katapano ay kumikita sa sila kahit na sila ay nasa mismong loob ng jail. Sapagkat ito, ang mga sumusod naman ang kailang mga plakakabalan o plakakita ng mga t-shirt, ano, gumagawa sila niyan. Ang medya product, ano, ang ating dishwashing liquid, ang mga palinis ng mga pinggan, at ito ulit itong anti-back, ano, pagkat ito may mga laga naman o presyo ang bawat isa. At ito ay napakababa naman kung bibili naman kayo doon, lalo pag ito ay nasa market na, iba na ang naturang alaga ng ating mga nabagay tayo. Tapos ang muli, sa natin ng jail warden sa katawan ni Kapitano Rene Boy Borja. So, yan ang ating sa debt mula sa lalawigan ng Rizal. Ito, Mega Patrol, Tataray, Aragon Sabilla, nag-goal lang may tulo lakas. All right, si Tataray Aragona sa belly at bago tayo dumako sa isa pang Metro Patroller, nakaligtaan ko lang partner. Yung ating... All questions! All questions! Narito na ang poll questions for the day. Hey, partner. Yun daw bang pagpapaluwag ng COVID-19 restriction ay dapat na bang isagawa? Napapanahon tong ating poll question, partner. Ulitin natin, ha. Pagpapaluwag ng COVID-19 restriction, dapat na bang isagawa? Ayan. Alam mo, partner. Yeah, partner. Anong gusto mo? Maluwag o mahigpit? Tama lang. Anong tama lang? Linawin mo anong tama lang? Eh, parang katulad kasi ng ibon, partner. Eh. Kapag ang ibon, nasa yung pipit, maliit na pipit, nasa kamay mo. Pagka hinigpitan mo ng gusto, mamamatay ang partner. Pag niluwagan mo naman ng gusto, lilipad, iiwanan ka, partner. Binanatan mo na naman ako, Luis na Lunes, ng parables. Alam mo yan eh. Parables yan eh. Tayo, ikaw ang may dala sa buhay ng kapwa. Yun. Ibig sabihin nun. Oo. Sa tama, yung punta natin, partner, dito, dapat lamang na tama lamang yung mga restriction para hindi naman masyadong magwala ang mga tao at hindi naman masyadong... napakalaya na parang nalilimutan na po natin yung mga tinatawag na mga health protocols. Ang partner. Tawag yan, partner, rational protocols. Makakabiran. Correct. Tama ka. Puntahan pa natin ang isang ating Metro Patrol saglit lang, kung sumenyas at hiniwa ni Danya, ni sino ba ito? ni Jeric Barreto yung kanyang leg, ibig sabihin naputo. Anyway, 551 mga kaibigan. So, tuloy-tuloy tayo sa ilang pa mga nangungunang mga balita at ano pa bang hawak ng balita diyan, partner? Well, bago yung mga balita, partner, gusto ko lang munang i-acknowledge itong ating mga masugid na taga-subaybay, partner, na baka mamaya hindi natin mabigyan ng pagkakataon to dahil sa kulang yung ating panahon. Nakatutok ang marami nating mga kababayan sa ating programa ngayon from Hong Kong, Saudi Arabia, marami pang iba, from Japan. So maya-maya po, babanggitin po natin yung mga pangalan po nila, partner, ha? Na nagbibigay po ng pagpapahalaga sa ating programa, partner. Alright, puntahan na natin si July Punok. Metro Patrol. We do. Julio, come in, please. July.
Ano? Hindi maganda signal mo kahit July. Oo. Pero kahit pa paano, sige, susubukan namin re-establish yung signal mo. Partner, ano? Hindi maganda. Yeah. Oo. Partner, singit ko lamang, baka ho, hindi niyo pa alam, meron pong rollback po ng sa presyo ng mga ano ah, ng mga bukas oil yan. Products. Oo, kararampot na rollback. Yun nga eh. Pinagmamalaki mo pa. Hindi na nga. Sige, hindi ko na babalita ito. Late lang naman. Kasing late ko lang to eh. Ako. So, bukas maliit. Yung yan, ano? Madaling araw. Alas 6 ng umaga nga pala. Yeah. Okay, kahuli yun. Ano yung binabalita mo ka-July? Go ahead. Kaso, medyo yung nagkakantabi. Dahil sa pagbulusok na naman, itong nasabing varianta COVID-19 virus, ay pinangangambakan na naman ng isang resenyo na kailangan na sumunod sila sa sabit mga health protocols katulad ng paglalagay ng face shield, face mask, at social distancing. Kasi bukod doon na kakangedwin at kakandalin sa lalit. Sinasabi ko sa Ano? Nawawala yung signal ni Kagulay. Pang-tatlong beses na natin yan. Pag ano nga, ayusin mo na lang Kagulay na magkaintindihan tayo. At may ililipat, may ikukonsulta pa naman ako sa kanya. Naputol na. May ikukonsulta pa naman ako sa kanya sapagkat may lumalapit sa atin na partner eh. Mula sa kaibigan natin dyan sa Malabon. Yung city administrator ni Mayor Oreta. Okay. Lumapit sa ating program. Dahil meron yata siyang kliyente. May container dyan sa custom. Ayos naman daw lahat ng papel. Oh. Mukhang may problema. Sabi ko, ikukonsulta natin kay July Pudok. Mukhang yung pre-signal ni July may problema. Uh-huh. Anyway, it's 5:54 mga kaibigan. So, dyan ba sa lugar mo ay may quarantine pinapatupad ngayon, partner? Hindi ko pa nararamdaman dito sa Quezon City, partner. Pero sa dako ng Maynila, ay nararamdaman na ng mga kababayan natin doon sapagkat unti-unting naghihigpit na naman ang seguridad at mga health protocols dahil nga dito sa nakitang pagsirit ng COVID-19 cases sa iba't ibang panig po ng Metro Manila, partner. From Pasay, magkalapit yan, Manila, no? So gumagapang. Mm. Oo. At dito nga sa natanggap nating balita mula rin sa ating mga kasamahan, ay ang Manila City Hall sa pamamagitan po ni Mayor Coes ay naghigpit ng mga health protocols at ipinag-utos po ni Manila Mayor Isko Moreno ang paghigpit ng seguridad at health measures sa lungsod dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19. Ayon po dito kay Mayor Moreno, sa kanyang directional meeting kasama ang ilang miyembro ng Manila Local Government Unit, inatasan nito ang Manila Police District na paigtingin ang police visibility sa mga kalsada at barangay sa lungsod, partner. Alright. So, yan. Siya nga pala, kung nakikinig ulit si July, ano, nakamonitor ka, makipag-ugnayan ka lang kay Danny Cruz sapagkat si Danny Cruz, isa sa ating kasama mong Metro Patrol, ang may alam doon sa istorya at dinudulog sa atin ng City Government of Malabon. Yan. Alright, 5:56, partner. At, partner, marami ding mga kongresista ang ngayon ay nananawagan na ibalik ang mahigpit na COVID-19 health protocol. At isa na nga dito si ACCIS Congresswoman Ninia Taduran, partner. Mm. Oo. At talagang kapansin-pansin nga yung pagsirit ng dami ng mga kaso ng COVID muli. Sapagkat dati, partner, naalala ko mga mahigit 1,000 na lamang eh. Ngayon, mahigit 3,000. Hindi lang doble, higit pa sa doble ang naging biktima po, ang mga nabibiktima ng COVID-19, partner. Kasi nga, binabaliwala nung iba at sinasabi, ang katwiran, mahihirapan kami, batong-bato na kami, gusto namin lumabas. Mm-hmm. Sa isang malayang bansa, yun ang katwiran nila. Oo. Partner, oh. Meron ba tayong time para pasadahan natin ang ating mga tagapag-ulat mula sa probinsya? Ronda Probinsya. Dahil, partner. Yes, to tanggapin natin ang pag-uulat mula sa Naga City. Higit 1,000 anti-COVID-19 vaccine para sa mga military personnel ng Bicol ay dumating na. Pag-uulat mula kay Melvin Machado. Melvin, go ahead.
personal na sinalubong ni Major General Henry Robinson Jr., Division Commander ng 9th Infantry Division Philippine Army, kasama mga kinatawan ng Department of Health ang pagdating ng 600 doses ng CoronaVac anti-COVID-19 vaccine, lula ng Black Hawk helicopter, dalawa pag sa Kuta Elias Angeles sa bayan ng Pili Camarines Sur. 300 recipient sa mababakunaan, prioridad ang mga health workers ng 9th ID, military personnel at CAFGU active auxiliaries, pansamantalang inilagay sa cold chain storage ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office ng Camarines Sur ang naturang mga vaccine. Masisimulan lang pagbabakuna kung makukumpleto na ng 9th ID ang vaccination simulation requirement para sa accreditation ng vaccination site. Para kay Major General Henry Robinson Jr., isa itong positibong hakbang ng gobyerno upang wakasan na ang COVID-19 sa bansa. Samantala, 600 doses naman ang inilaan sa Philippine Navy dito sa Bicol dahil dito may kabuang 1,200 doses ang dinala kaninang umaga. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulsen pilang may todong lakas, sinabulizing. Ang reports na yan ni Melvin ang magsasara sa unang bahagi ng ating program for the first 30 minutes. Partner David! Yes, so at marami salamat sa ating mga masisipag na tagapag-ulat ha. At punong-puno tayo ng mga pag-ulat hanggang mamaya, 6:30. Samahan niyo po kami. In the meantime, kami po muna ay pansamantalang magbibigay daan sa mga mahalagang mensahe mula sa aming himpilan at mga balita sa pagbabalik po namin. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. O partner, lagi ng minuto makalipas ang alas 6, go! At syempre, masyadong maigpit, makitid yung ating panahon ngayon, ano? Pero bukas, partner, mahaba-haba tayo, ha? At abangan nyo po, sapagkat, di ba partner, pag-araw ng Martes, eh meron po tayong usapang legal at kaya meron po tayong magiging bisita na isang abogado. Aba? Imbita ka ba ng ating malalambing? Correct, partner. Kaya ang tanong sa mga kababayan po natin, mga taga-subaybay po natin, meron po ba kayong reklamo laban po sa mga pulis sa inyong lugar? Halimbawa po, sa lalong-lalo sa Quezon City, pero hindi lang sa Quezon City. Total, ang office naman po ng People's Law itong People's Law Enforcement Board. Enforcement Board. PLEB. PLEB. Marami naman po itong, sakop naman po nito ang buong Pilipinas. Kaya, isumbong yun na kay Euro. Mm. Oo. Hoy, may nagtatanong sa'yo, partner. Mm-hmm. Baka daw alam mo. Alin? Ano na daw babalita dun sa pulis na namaral ng mag-ina? Ba, magandang i-follow up yan, partner. Yung kasong yan at isa yan sa mga tumbok na magiging usapan natin bukas sa ating programang Balita na Serbisyo Pa, mga usapang legal at makakapiling po natin dyan, yung Executive Director ng Quezon City People's Law Enforcement Board, si Attorney Ralph Kalinisan, partner. Live siya, live. Titignan natin kung pwede siya mag-live. Mm. Pero mas maganda sana kung live. At kung hindi rin naman live, pwede rin namang makausap natin siya ng maliwanag, partner. Alright, so ikaw na ang bahala sa sabi ng appointment na yan. Partner, isa muna ang report sa ating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Sabi isang dating rebelde sa Central Luzon, abay, sumuko na rin sa mga otoridad. Ang detalye mula kay Dione Gole. Dione? Yes, labing isa nga itong mga dating rebelde mula din sa Central Luzon, itong bagong hanay doon sa mga sumuko sa otoridad. Nito lamang nagdaang linggo. Ito naman yung inihayag ni Police Brigadier General Valeria Gullio, ng Director ng Police Regional Office 3. Kasamang isinuko nitong mga nasabing dating rebelde ay ang tatlong 38 kalibring barrel na may 6 na bala at isang 12-grade shotgun. Sa simpleng seremonya, sinabi nito si Dillion, patuloy na umaanihan niya ng tagumpay ang pakikipag-negosyasyon ng pamahalaan sa mga dating rebelde na nalinlang lamang ng kanilang mga matataas na opisyal sa CCP-NDF para sa maling ideolohiya. Inamin ng mga ito na kaya sila umanid sa pagkikibaka sa rebuilding grupo kontra sa tropa ng pamahalaan dahil sa paniwalang matutulungan sila upang makaahon sa kahirapan ng pamumuhay
sa pamamagitan umano ng pakikidigma para sa para makamtan ang sakahan kanilang sinasaka sa kabukiran na walang hinahawakang dokumento. Ayon pa rito kay De Leon, sa programa ngayon ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makatotohanan na niya yung programang pabahay at lupain ng sakahan o livelihood project sa nalaanan niya sa kagaya nila mga dating rebelde, at ngayon nga ay nagbalik loob sila sa panig ng pamahalaan. Bukod sa matatanggap nilang ayuda, pangkabuhayan ay babayaran din ang pamahalaan ang isinuko nilang mga armas. Isinasailalim na sila sa dokumentasyon upang sa lalong madaling panahon ay makamit na nila itong mga pangakong ayuda mula sa National Government Amnesty Program. Kaya ng update, buhat ito sa Kampo Olivas, Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central sa Patrola. Nalulat yung pila may tutulakas, DWIC. Alright, thank you, Johnny Gole, partner. Salamat muli sa mga ulat na, ng ating mga provincial correspondent. Dumako po tayo sa Calabar Zone area sa ating balita mula sa Batangas. Itong Etas Community raw, yung komunidad ng mga Eta sa Batangas, magkakailaw na raw sa wakas. Balita mula kay Mar Olete. Mar, go ahead. Isa sa pinakamalaking komunidad ng mga indigenous people sa Batangas ay ang tirahan ng mga Eta sa Barangay Panoyo sa San Luis, Batangas, kung saan problema doon ang kawalan ng kuryente na tinugunan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Fidi Mercado, TESDA Batangas, Acting Provincial Director, nauna nang nagsagawa ng Community Needs Assessment ang TESDA sa nasabing Aita Community nitong nakaraang Hunyo 24 ng nakaraang taon, kaugnay ng pagbibigay ng ahensya ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Isa sa mga napagtuunan ng pansira ay ang kawalan ng kuryente sa kanilang komunidad, kung saan gumagamit pa rin sila ng kandila o perok-perok para magkaroon ng liwanag sa gabi. Matapos ang assessment, pagkipagtulungan ng TESDA sa pamahalaan ng bayan ng San Luis at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maturuan ng mga Aita ng tungkol sa basic solar off-grid lighting and charging system. Nagsagawa sila ng 5 araw na training nitong Pebrero 2021 upang mabigyan ng alternatibong pagkukunan ng kuryente ang Aita Community sa pamamagitan ng solar energy, at 61 na pamilya ang naging recipient ng nasabing training. Ang mga Aita na sumailalim sa pagsasanay ay binigyan din ng training support provision, training allowance, health protection, equipment allowance at mga gamitang pangkalusugan, bukod pa sa internet allowance kung sakaling kailanganin nilang gumamit ng internet. Kabilang sa mga naging katuwang sa proyekto ang pamalang panalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office, Department of Trade and Industry, Philippine National Police at Philippine Air Force at Department of Social Welfare and Development. Ang mga nasabing AITA ay 10 taon nang kinukupkot ng Payet Luis sa lalawigan ng Batangas. Ito si Marulete, nag-uulat sa Himpilang Mastorong Lakas, DWIC. At mawakas sa ating mga report sa probinsya, ang peso dyan sa Ilocos Norte, may magandang balita. Ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, come in. Hinikayat ni Ginang Anne Marie Bisette Tabitangkor at Juan ang mga wala pang trabaho na samantalahin ang patuloy na pagtanggap ng Provincial Employment and Service Office ng mga aplikante sa gustong mag-i-emplo. Ayon kay sa kanya, may mga kumpanya na nakipag-ugnayan sa peso office na kukuha sa mga ito na gustong magkaroon ng trabaho. Unang sinabi ni peso manager Ginang Apuana na hindi sila titigil na nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang kumpanya, lalong-lalo na sa mga business processing outsourcing solution o BPOs dito sa Ilocos Norte. Lahat ng mga nagsusubitin ng resume ay ire-refer nila sa mga iba't ibang kumpanya na nangangailangan ng empleyado. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Himpilang May Tutong Lakas, DWIC.
Salamat, Idol! Partner! At dahil nga sa napakabilis ng oras natin, partner, maganda siguro, if I may, ay dakuhan na natin, balikan na natin, partner, ang ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Partner, ang ating poll question ay pagpapaluwag ng COVID-19 restriction, dapat na bang isagawa, partner? Sabi ni Sterile Reyes, hindi! Sabi ni Roel Lavina, no! Dapat, lalong higpitan. Sabi ni Hil Iskander, dapat! Roel, Ronnie Ramos, lumulobo na nga, suicide na tanong. Ray Albin, tama ang naging desisyon ni Pangulong Duterte. Huwag mo nang ilagay sa MGCQ ang NCR last time. Liza Jane B. Stoney, no! Ang haba ng O eh. Sweepers, dato. Mahina kasi batas ng Pinas, puro lang sa papel pero di kayang ipatupad. Hambalusin kaya ang matitigas ang ulo at damputin. Dalhin sa kulungan o bigyan ng walis, 8 oras magwalis sa kalsada, ewang ko lang. So, Jake Wom, dumadami ang kaso, nandiyan na yung vaccine. Parang ayaw nyo yatang bumalik sa normal lahat. Si Jerry Danao, sa jeep nga lang at bus. Magkakatabi na eh. Asan pa kayo? Correct. Ipakalat na yung vaccine, bakunahan na yung mga dapat bakunahan nang matapos na. Philip Meds, tingnan nyo dito sa Singapore, kahit sandamakbak na ang vaccine, very strict pa rin sila sa protocols. Di pa sila nagluluwag. Tumataas ba nga cases ng COVID sa Pinas? Eh, nagluwag na kayo? Ayun, pinapagalitan tayo, partner. Si Carlo, sabi niya, si Carlo, titigas kasi ng ulo ng mga Pilipino. Ayaw pa maniwala sa COVID, kaya ayan. Ibang bansa, 10 kayang penalty pag hinahuli ang di sumusunod sa safety protocol. Charles Joey, sabi niya, dapat tayo mga nakakita sa mga pasaway, eh dapat din gawin party natin, sawayin natin sila. At si Mervin Edwards, panghuli na to sa akin, partner. Uh-huh. Yung mga may responsibilidad ng pagkontrol sa mga tao, subalit parang nakakalimutan na yata yung mga NGO. Si Plan Gomez, ang sabi niya, di na nagsusuot ng face mask at face shield. At ang mga bata nasa labas, nako, eh sabi rin itong si Teresa De Solidad sa ating Facebook Live, no way! At ganun din, tutol din si Ate Vanji na madalas magpunta dyan sa Tagaytay. Sabi niya, dapat talaga ipatupad pa rin ang maigpit na health protocols, partner. Ayan. Partner, pagkatapos ko dito, mag-disinfect si Jeric Barreto, kaya kayo nag-face mask na. Correct. Tapos papasok na dito yung ating mga maraming silang tropa ngayon eh. Tama. Yung tambayang magkukuyang. Correct. Kaya nakita ng ating mga kababayan na ako yung nag-face mask. Mm-hmm. May gap pair ho sa, sa lungsod ng Taguig o sa Taguig. Ay merong gap pair bukas, March 9. At yan po ay magsisimula alas 8 ng umaga diyan sa Taguig City Hall Auditorium. Mm-hmm. Magdala kayo ng resume at sarili niyong ballpen, ha? At magsuot ng maayos. Mm. Ayan, partner. Meron din akong hawak dito, partner, na ang Gintong Buhay, ito yung Municipality of Montalban, ay yung peso ay nangangailangan din po ng 15 mananahi. Male or female, at least high school level, maraming mga benepisyo. Hindi ko na babanggitin lahat to, partner. At 10 skilled fabric cutter. Kailangan din po, ito po ay kailangan lalaki, ha? At least high school level, at least 1 year experience, at marami din po mga benepisyo willing to deploy sa San Rafael, Bulacan, partner. Alright, partner, maraming salamat. I miss you. I miss you too. See you tomorrow. At yan muna, nagwawakas mga kaibigan, ang aming panglunes na edisyon ng Balita na Serbisyo Pa. At babalik ka po tomorrow, Tuesday, 5:30 to 7 na kami, bukas ng gabi. At salamat din po sa ating mga nakaagapay, kay Engineer Jeric Barreto,
news writers, Ace Cruz, social media writers, Jen Santillan, at ang ating communication assistant na si Bea Amigable. Ako po si David Oro, ang nag-iwan ng mga katagang. Maraming maraming salamat po sa privilege na makapag-serve sa inyo. Bye! Ating pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa isang pagpapala mula sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. Susunod na ang SCWC Connect. Tambalang magkukuya. Balita na servisyo pa.